Vanilla Scrimper na bago kong order. Tingnan natin kung kasing ganda nung unang nabili ko. So, ang presyo niya guys, for 446 pesos. Nabuksan na yung plastic niya kasi may nagbukas. Hindi ko alam kung kino nagbukas dito sa baka. Pero yung ano niya, balot pa. So, samahan niyo ako na tingnan natin kung kasing ganda talaga ng naunang nabili ko. Talagang 446, marami na po tayong nakakaroon. Ayun guys, ganyan lang po siya. So ito yung lock niya. Mukhang maganda rin naman. Long one yan. Ibang brand lang siya guys. So yan, testing natin guys kung maganda nga. Para po sa ibang hindi po nakakaalam kung anong gamit po ito. Yung nail scrimper ko o nang alam po ginawa nila to para sa mga dun sa mga bahay na gumagawa ng drywall kagaya ng metal stud, metal paring, kasi nakita ko to online. Sabi ko pwede palang gamitin to sa paggawa ng J-Feeder kasi nakikita ko yung J-Feeder ng dati na ang ginagamit ay rivet, yun rivet lang. So naisip ko na parang mas madali siyang gamitin kaysa dun sa rivet. So yun nga guys, na mas madali na siya. Tingnan natin kung maganda yung resulta niya. Ang trabaho niya guys, kine-crimp niya yung metal, dalawang metal sheet. Gaya ng metal paring o kaya metal stud para dumikit. So ngayon guys, tingnan natin, subukan natin kung maganda yung topic niya. Mas maliit yung paho niya pero kapit naman siya. Kung makikita nyo, dapat yan guys, dalawang nakatiklop na ganyan para kumapit. Mas maganda po siya sa rivet guys kasi yung sa rivet po kasi may nakausli pag nagre-rivet tayo. Pero ito, pag pinak mo na ganito, yung ganyan, naka-plug na talaga siya. Walang nakausli sa loob ng
Jay feeder. So safe po yung mga alaga natin. Hindi mabubundol o hindi masusugatan yung mga paa nila o mga yung mga mukha nila pag kumakain. So maganda po yung ano, maganda rin yung nabili ko. Maliit, mas maliit yung pako niya kaysa dun sa nabili kong isa kasi malapad yun. Ito guys is patul, medyo mas matulis yung mga tapos yung una kong nabili mas maganda po siya, mas malapad yung pako niya. So ang advantage po nitong malapad yung pako, mahaba po yung ano niya, yung kapit niya. Okay, o mahaba yung ipit niya. Pakita ko sa inyo. Ayan po. Mas mahaba yung titiklop niya. So para sa akin mas maganda yung unang nabili ko. Mas mahaba yung labas niya. So mas mahaba yung ititiklop mo. Mas malakas yung kapit niya. So sa mga gustong bumili po nito, sa mga gustong bumili ng ganito, tanong lang po kayo sa akin. Isisin ko na lang po sa inyo anong brand to. Titingnan ko muna kung kanino ko nabili ito. Pero ang pinagkaibahan guys, parehas lang sila ng laki. Maliit lang po yung pako niya, yung pinakakaroon niya. Isa para dun sa para ipadala ko po dun sa farm namin kasi hindi na po kami bibili ng halimbawa ng extend po kami ng lalit, hindi na po kami bibili JP kami na po. So, ito kasi simple sa farm namin sa medyo thank you nga pala sa aking mami Maling sa pag-alaga sa aking mga ami. So ayan guys, mas maganda po yung unang nabili ko, nalagay ko, pero kapit din naman yung ano niya, yung unang ay itong nabili ko ngayon, maganda rin siya. Ayan, so ayan guys, thank you ulit. At kung bago ka lang sa channel ko o sa vlog ko, please like, share and subscribe para po sa mga videos na i-upload ko about travel trip. So meron din po akong ibang videos like nung nag-travel po ako sa papuntang Mindoro. So makikita nyo rin po yun sa videos ko, sa vlog ko. Thank you guys.